Oh. Talaga na mga Pinoy po, malikhain lalo sa pagdating sa pagkain. Ito nga mga Pastillas, may iba-ibang version na. Pero yung nakagisa natin, yung ito yung nakabalot sa familiar tayo dito. Alam ko to eh, sa Magalang, Pampanga, may ganito eh, di ba? Yes, naalala tama. At paborito ko yan. Gatas ng kalabaw. Pero ngayon nga, Pars, ganyan sinabi mo, tinodo na, ni-level up pa ang mga Pastillas. E ano pa bang meron dyan, love? Kasi dito nakita namin, may mga pang sushi, o yan, di ba? Mga laman-loob yan. Laman-loob, hotdog, pero Pastillas pala, love! Love, paano ba yan? Harapan. Dito rin, talaga namang nagigiliw ako sa dami ng mga design na ginagawa nila. Gaya nyo, meron din ako ditong isaw. Ayan, isaw. May pa-hotdog. Oh. Meron din silang pa-Betamax. Ah, sa mga 80s kids. Nakaka-relate sila dyan. Meron din silang mga Japanese sushi. Ayan, cool, no? At kung gusto rin yung, kumbaga, mabigyan ng shout-out talaga. If gusto niyo i-flex ang inyong mga doggies, pwede rin ho kayo. Eto, meron din Pastillas sa mga dogs. Ayan. At, naku, iba't ibang klase din po ng pagkain. May pa-burger sila dito. May Korean at Japanese Pastillas. Ang dami-dami pong pwede pong mapagpilian. So, ito na nga. Mula doon sa ordinaryo. Eto naman, ni-level up nila. Meron po silang tinatawag na, ayan, eto, melted Pastillas. Yan po. Isa kasi naman talaga ang Pastillas sa mga panghimagas po natin na talaga namang swak sa budget at madali lang gawin. Diba? Dito sa paggawaan ni, sa Santa Rosa, Nueva Ecija, naku, hindi lang po ordinary na mga Pastillas ang kanilang ginagawa or yung ating mga nakasanayan. Meron din sulit sa mga bilog-bilog, mga makukulay. Ayan. Makikita nyo rito na mabibili rin po sa murang halaga. At ngayon nga, para malaman natin paano nga ba, ito kasi ang kanilang paggawa po ng mga Pastillas dito, umaabot ng 800 hanggang 1,500 pieces na Pastillas kada araw po yan. Tara, yan o. Pero eto na, para alamin natin paano nga ba ginagawa itong kanilang mga beautiful design. Dito ako, Candy, ayan. Dito ako, para mas magawa mo yung mga dapat mong gawin. Yung kanilang mga Pastillas, umaabot na sa ibang bansa. Yes, Taiwan, po. Korea, Japan, apa, Candy! Apa, ito na. Bida mo na sa amin. Paano ginagawa yung base ng inyong Pastillas? Okay, so ginagawa po yung base ng Pastillas natin. Yung basic ingredients lang din po na kailangan natin sa Pastillas. So meron po tayo ditong powder milk. Mm-hmm. And syempre, kailangan din natin ng skim milk and condensed. So pinaka-importante para ma-achieve natin yung tamang color na gusto natin, syempre meron tayo ditong food color. Okay. So all we have to do talaga is i-mix lang po yung mga ingredients natin. So meron po tayo ditong condensed. Need po natin siyang ilagay dito sa powder milk. Ayan. So make sure po na right amount lang po ng condensed yung ilalagay nyo para makuha. Apo, okay. Para makuha yung right consistency na gusto nyo. Ooh. And syempre, kailangan po natin lagyan siya ng skim milk. Wow, sinabi na lahat niya, no? And syempre, importante po, para makuha natin yung tamang kulay, we need to put food coloring. So ang gagawin po natin is street food, kailangan po natin siyang lagyan at make sure na right amount lang din po. Yeah. And then after na natin mapagsama-sama yung mga ingredients natin, kailangan po natin siyang i-mix po. Hanggang sa makuha mo yung consistency, yes, na gusto mo. Opo. Okay, pero ang tricky dito, paano nyo ginagawa ang sandamakmak na design na meron kayo rito, Miss Candy? Ayun, magandang question po yan, Miss Love. So, ang ginagawa po talaga namin sa mga Pastillas namin, we put creativity and art po talaga sa paggawa. Totoo! So, kung makikita nyo naman po, meron tayo dito mga street food Pastillas. Correct! So, yung nakasanayan po nating Pastillas, yung mga piso-pisong nabibili po natin ng araw. Yung nakabalot-balot. Yes, apo. So, in-innovate po namin yung pagkain Pinoy at binigyan po namin siya ng buhay. So, gumaya po kami ng mga realistic na food, gaya ng nakikita nyo po dito. Ayan. So, ayan. Sige po, gawa po tayo ngayon. Papakita po namin sa inyo kung paano po gumawa ng street food Pastillas. Okay, patingin sige, meron po tayo ditong dough. Pag nagawa po natin kanina yung Pastillas, ito po yung dough natin. Yes. And then, yung dough natin, kailangan po natin siyang gawin ganito. Pahaba. Yes. Okay, binilog. So, we need to press po ito, Miss Love. Okay. Ayan. So, dahan-dahan lang po.
Oh, kasi baka maputol. Opo. Okay. Actually, medyo tricky po talaga yung paggawa ng street food pastillas natin. Wow. Ngayon, syempre, kailangan po natin miss love ng stick. Okay. Ayan. Kinuha so, yung normal siya. Na street na stick po. Anong gagawin mo? Okay, ngayon? So sa paggawa po ng street food, kailangan po natin siyang tusukin dahan-dahan lang, miss love. Oh, dahan-dahan lang. Siyempre. Opo, ayan. So after po natin siyang matusok, ipapa-ano lang natin. Kung makakakita po tayo ng normal na isaw, gagayahin lang po natin yung normal na isaw. Okay. Ayan. Dahan-dahan lang po, miss love. Ayan. Opo. Kasi mali yata yung tusok ko. Ayan, wag niyo po munang ibababa, press niyo lang po siya. Mm-hmm. Ayan, dahan-dahan lang po. Grabe, and then, ganyan. Opo, medyo mahirap po talaga siya sa simula. Yung pala medyo yung tricky. Ayan. Ganyan lang po siya. Ayan, miss love. Ayan, okay. Nako! Opo. So, twist lang natin siya nang i-twist para makuha natin yung tama po. Correct. At syempre, makikita naman natin dahil po sa pagtsatsaga nilang magawa yung mga design, nagiging panalo po ang itsura ng kanilang mga pastillas. Yes, o, di ba? Talaga namang panalo po ang mga lasa nito, pati itsura. At syempre, kahit saan ka pang pumunta, mapa-adventure man o food trip, lagi po niyo samahan ang inyong Eat Girl. Laman niyo, Verde. Ito lamang po yan. Sa inyo pa ba sa morning show kung saan laging una? Kasaan nga ba, Miss Candy, kundi sa Unang Hirit!